Magandang araw mga bata! Maligayang panonood muli sa ating Kids TV! Ako si Ate Tin, ang magtuturo ngayong araw. Isa namang magandang aralin ang aking ibabahagi sa inyo at ito ay patungkol sa pagsunod sa batas o alintuntunin. Naranasan niyo bang gumawa ng isang origami? Matatapos o magagawa ninyo lamang ito ng maayos kung kayo ay susunod sa bawat hakbang ng paggawa nito. Okay, bago tayo magpatuloy ngayong araw na ito sa ating muling pag-aaral, tayo muna ay manalangin. Inaanyayahan ko ang lahat na yumuko at pumikit. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw at panibagong aralin na aming matututunan. Nawa po ang inyong kwentong ilalahad ay aming tunay na makamtan. Lamang po sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago ang ating aralin, tayo muna ay makikanta at makisayaw sa ating mga ate. Pero bago yon, inyo munang i-like o i-heart ang ating video at i-share din ito sa inyo pang mga kaibigan. Maligayang panonood! Lula 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 lay lula 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 lay lula 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 lay lula 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 lay itaas ang kamay iwagayway umindak ng umindak at umikot-ikot pa gumiling ng gumiling hanggang mapagod ka at tayo'y kumanta. Lula 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 lay lula 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 lay lula 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 lay lula 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 lay itaas ang kamay iwagayway umindak ng umindak at umikot-ikot pa gumiling ng gumiling hanggang mapagod ka at tayo'y kumanta. Lula 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 lay lula 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 lay lula 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 lay lula 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 lay lula 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 lay lula 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 lay lula 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 lay lula lula. Ako naman si Ate M ang magtuturo sa inyo ngayong araw ng inyong bersikulong sasauluhin. Handa na ba kayo? Okay, akin na muna itong babasahin at makinig kayong mabuti. Ito ay mula sa Aklat ng Josue, Kapitulong 1, Talatang 8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang Aklat ng Kautusan, patbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Napakinggan bang mabuti mga bata? Ngayon naman, ito ay ating sundan sa muli kong pagbasa habang nilalagyan natin ng action. Okay ba yon? Okay, atin ang simulan. Josue, Kapitulong 1, Talatang 8. Huwag mong kakaligdaan basahin ang Aklat ng Kautusan, pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Mahusay mga bata! Tiyak na masasaulo ninyo ito agad, muli lamang paalala, ito ay huwag ninyo lamang isaulo, kundi itatak sa inyong puso at palaging isagawa. Okay ba yun, kids?
Okay, halina atin ang pakinggan ang ating aralin sa araw na ito. Maligayang pakikinig! Magandang araw! Ako muli si Ate Tin. Upang ibahagi sa inyo ang ating aralin para sa araw na ito. At ito ay matatagpuan sa aklat ng Josue, Kapitulo 1, mga talatang 1 hanggang 9, na may pamagat na ang Biblia ay batas ng Diyos. Handa na ba kayong makinig at muling matuto? Okay, kanina tinanong ko kayo kung nakagawa na kayo ng origami. Katulad din ng ating pag-aaralan ngayong araw, na sa pagsunod ay magbubunga ng magandang resulta. Makinig kayong mabuti mga bata! Pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises. Patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ngunit si Josue ay may takot pa rin na pangunahan ang maraming tao. Kaya naman sinabi sa kanya ni Yahweh na siya ay kanyang sasamahan at hindi iiwan at hindi pababayaan. At sinabi pa ni Yahweh sa kanya, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpapatnubay ko kay Moises. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Sinabi ni Yahweh kay Josue na magpakatatag at lakasan ang loob ng makadalawang beses. At sinabi din ni Yahweh sa kanya na sunding mabuti ang buong kautusang ibinigay sa kanya ni Moises at huwag susuway sa anumang nakasaad doon at siya ay magtatagumpay kahit saan siya magpunta. Nais din ni Yahweh na ingatan at ilagay ni Josue ang kautosang ito sa kanyang mga labi. Palaging pag-aralan araw at gabi at palaging sundin anuman ang nakasulat doon. Nang sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang kanyang pamumuhay. Muli, sinabi sa kanya ni Yahweh, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. At dahil doon, tinawag ni Josue ang lahat ng kanyang nasasakupan at sinabi kung ano ang ipinapagawa sa kanila ni Yahweh. At sinabi sa kanya ng mga tao na sila ay susunod anuman ang sabihin sa kanila ni Yahweh at kung saan ibig sila papuntahin ni Yahweh. At sila ay susunod kay Josue katulad ng pagsunod nila kay Moises. Sumunod si Josue sa lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh. Palagi niyang binubulay-bulay ang kautusan ng Diyos araw at gabi. At napangunahan niya ang kanyang nasasakupan hanggang sa makarating sila sa lupang pangako na sinabi ng Diyos para sa kanila. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nakita natin na ang pagsunod sa Diyos ay magdudulot ng magandang patutunguhan. Kaya naman, hayaan ninyo ang Diyos na gabayan kayo kahit sa mura nyo pang edad. Ngayon, nais ko rin basahin sa inyo ang sinabi sa isang bersikulo kung saan nagpapakita din ito katulad ng ginawa ni Josue. Ito ay mula sa aklat ng Mga Awit, Kapitulo 119, mga talatang 33 hanggang 37. Ituro mo, O Yahweh, layunin ang kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod.
buong pusong iingatan at susundin ko ng lubos. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan, pagkat dito nakamtan ang ligayang inaasam. Iturot mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay, at ayon sa pangako mo'y pagpapalain akong tunay. Kaya naman mga bata, isang paalala sa atin na palagi nating basahin ang ating Biblia, dahil ito ay naglalaman ng utos ng Diyos sa atin. Utos ng Diyos na dapat nating malaman at sundin upang tayo ay mamuhay ayon sa Kanyang pamantayan tungo sa plano niya sa ating mga buhay. Dapat ninyo itong matutunan hanggat kayo ay bata pa upang sa inyong paglaki o pagtanda, hindi ninyo ito malimutan. Ang kahalagahan ng pagbabasa at pag-aaral at pagsunod sa salita ng Diyos na nasa ating Biblia. Nawa ay may natutunan muli kayo sa araling aming ibinahagi sa inyo ngayong araw na ito. At sa ating pagtatapos, muli naming paalala na i-like o i-heart ninyo ang ating video at inyo rin itong ibahagi sa inyong pang-ibang mga kaibigan, kaklase at kapamilya. Okay, tayo nang magwakas sa panalangin. Tayo ay yumuko at pumikit. Panginoon, maraming salamat po dahil binigay niyo po ang banal na sulatin upang malaman ang inyong batas para sa aming buhay. Nawa po ay madala namin ito hanggang sa aming paglaki. Maraming salamat po. Ito lamang po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Paalam!